What's up guys? So ito yung update ko para kay dito kay Bitcoin no sa market natin na nangyayari as of now Sunday February 20. So pupunta muna tayo sa Discord community ko no para lang ipakita sa inyo kung ano nangyayari dito. So actually I tweeted last week ago. Actually February 14 pa ata yun. So let's go to our Twitter account. So pakita ko lang sa inyo. So I tweeted like this way back nung February 14. So I tweeted clear bear. Sabi ko dito napaka bearish natin kay Bitcoin. So as you can see naman dito kay multiple major natin is nasa bottom na tayo. Dito na tayo sa MM.08 ni Bitcoin. So possible no. Ako ay nakakita ko ng retracement na possible every time na napupunta siya dyan sa may area ng green na yan, yung green line na yan is bumababa pa tayo ng konti doon. Before continuation up, pabalik dun sa orange line and then up to dun sa kulay red line. And as you can see naman dito sa ating parang RSI no. Sa ating RSI nakikita nyo multiple major natin is nasa historically undervalued no, so that is way back nung March 2020 nung 18 to 19 bear market nung 14 to 15 bear market and then nung same exacting 2011. Okay, and then next naman is sinabi ko din dito yung realized price liveliness ratio ni Bitcoin no, sinabi ko dito that is way back guys to February 14 no. So sabi ko din dito is basag na yung support area natin around sa $40,000. That is way back ito, itong area na to, basag na natin, nabasag natin yung area na $40,000 nung way back February 14. Okay? So as you can see naman dito, na every time na sinabi ko na bumagsak na yun dito, kasi tingnan na lang natin yung history. Okay? Tingnan yung history ni Bitcoin. So every time na nababasag niya yung area na yan, pumupunta tayo sa support area which is yung blue line before continuation upside and whatsoever no. So dito nagiging guidance to ng mga bullish kay Bitcoin no or ng mga long term investor na pag pumupunta siya dun sa may area of support which is yung blue line, doon sila nagsisi order, okay, doon sila nagsisi order or nagbibilihan sila ng Bitcoins around dun sa area na yan. And as you can see guys, nung way back nung April 2020, that sits around $6,000. And currently, tingnan nyo, basag natin yung orange support area, no? Yung nag-a-act as support area. And now, yung blue line natin, nag-a-act yan dito sa area ng $24,000. So ako, dito, based dito sa ating technical analysis, no? Possible bumagsak talaga si Bitcoin, pero based sa aking technical analysis on 4-hour time frame, ayan, pakita ko sa inyo. Ito yung 4-hour time frame ko kay Bitcoin. So as you can see guys, take profit 1 na tayo kay Bitcoin, no? So actually ang take profit 1 natin is around 38,787. And yes, pwede pa tayo mag-take profit 2 sa $36,000. And yes po, no, based dito sa ating clear bear market natin na on-chain metrics, possible bumagsak pa yan ng around $24,000. And as you can see guys, slowly po yan pupunta around dun sa area na yon. And that's why hanggang take profit 2 lang ang aking inilagay dito sa area na to. Kasi hindi naman natin pwedeng putahan yung $24,000 or 20 mark or $29,000 mark ng ganun-ganun lang. Okay? And as you can see din guys, maraming taong nalito dito sa tweet ko na to. So pakita ko lang sa inyo. So ito, I tweeted this way back noong February 2, okay? As of now, February 20 na tayo, no? So, sabi ko dito, meron tayong $29,000 to $28,000 mark kay Bitcoin na inaabangan. So, kung pupunta tayo kay Bitcoin dito sa area, dito sa part na to, so, pakita ko lang sa inyo, ayan. So, punta tayo sa daily time frame ni Bitcoin. So, ayan. So, ako po ay may inaasahan sa kanya na ganyang klaseng pagbaba ng presyo, lalo na may nangyayaring tension, no, sa Russia at saka sa Ukraine, no, na possible maka-apekto yan sa atin. And, Sir King, possible po ba magkaroon ng outperform na market or na coin ngayong magkakaroon ng war, no, whatsoever, no, wag naman sana. So, ang mag-outperform lang during this kind of scenario is, syempre, si gold. Number one, si gold and lahat. Most probably Bitcoin din is babagsak for sure and US dollar and then yung mga fiat money natin no bababa din, magkakaroon kasi tayo sinasabi kasi nila no na medyo tataas ang inflation natin. Okay, I don't know if that's true, hindi ko pa masasabi for now, pero based dito sa aking mga nababasa based on on-chain metrics and technical analysis na rin and fundamentals, possible nga mangyari yon no. So and again, ulitin ko lang guys, meron na akong tweet na $29,000 to $28,000 na mark. So, possible dito ako mag-order limit. So, tandaan nyo guys, ha.
ako'y nagbe-base lamang ako sa on-chain metrics na aking nakikita sa based on Glassnode, no, sa Leibniz ratio ni Bitcoin. So as you can see guys, basag na to as of now, no, nasa 38,000 mark na nga tayo. And kung pupunta tayo sa hourly time frame natin kay Bitcoin, so ayan na tayo, ano, no, ayan, pababa na tayo. So yes, kayo bahala, you decide guys. I'm just here to share some of my thoughts about this market. So possible, no, meron tayong $24,000, pero hindi ko sinasabi na agad-agad babagsakan ni Bitcoin yan. Dahan-dahan yan, okay, dahan-dahan. And as you can see, yung ginawa niya nung last time na binasag niya yung support area na yan, climb down, biglang umangat, and then push down, umangat, and then that is the time na pumunta yun dun sa support area. And possible, sinasabi ko lang na history may always repeat itself. So yun lang guys, thank you so much for watching, and I hope you're having a great day so far. That's it, bye bye, peace out.